Hi guys, welcome back again to my channel. So guys, for today's vlog, madali ang vlog lang ito kasi na di ba premiere ko bukas, wala akong upload, wala akong premiere. So Ramadan Kareem, mega love and shout out to all my Muslim friends around universe. Mapagalala ko mga kasama ko dito kasi pag nandito na sila, ang iingay nila. So, magbablog po ako. I-unbox ko po itong machine na gagamitin ang kasama ko ngayon. Lulutuin niya kasi is gemat. So, aray! Bilasan niya! Nag-vlog! Hindi sa ba? Ay, mag-vlog ko. Gagawa po kami ng game at yung kasama ko po ang gagawa. Yung siya, oh. Yung siya. Hi. Yun akong dilipan mo ang puto. Nag-inom pa ko dirito. So, karon mag-unboxing ko, guys, o machine na diliman ako sa akong amo. Sa amo din niya, nagpalit siya og machine para maghimo siya og game. Okay? Wow, man siya machine, no? Kaya sa kamot. Kaya na, naman ko niya kamot. Chuk, chuk. While ang machine, nindot siya. So, itry na makita ninyo niya, guys. So, makikita ko mamaya sa inyo, guys, kung paano siya gamitin. Napakadali lang yan. Napakahanti. Very portable machine. Char! Diba? So, alam naman natin, guys, na yung gemat is number one delicacy ba na siya, te? Number one delicacy na siya sa mga paborito ng mga Arabo, diba? So, hindi dapat yan mawala sa pagkainan nila after nilang kumain. So, paborito nila yan. So, dalawang klase yung gemat, guys. Merong malambot na bilog at meron din malambot na crispy. So, ayun lang nga, guys. Kunting trivia lang. First time namin gumamit. The first time niyang gumamit ng sweet bowl maker or gemat maker. Machine. Ah, diba? So, social na sila ngayon. Level up na yun. Level up na si Ate Arlene. Yeah. Mahirap kaya gumawa ng gemat, guys, kasi sobrang init. Bawal siya mag-aircon, diba? So, nakaka-relate dyan lahat ng mga kadama around Middle East. Yeah. Pasok! Luningning! Yes! Hi! Pasok, luningning! So, yun na nga po. At mag-unboxing na po tayo. Yeah, unboxing! I-share ko lang, guys, kasi nga baka diba sa mga merong mga kadama na gustong o naghahanap ng madali ang machine na gagamitin para sa gemat. Kasi pag kamay talaga, mahirap. Marami yan, meron nga yung ano, yung sa bote, yung sa ano yun, sa mineral nilalagay nila, pero iba-iba yung klase ng gemat. So, yung gemat dito is dapat crispy, yun ang paborito ng mga amo namin. Diba? Kailangan ganun, kailangan kaya ito si Ate Arlene, nahihirapan siyang gumawa dati. Aside sa mainit, kailangan maganda yung pagkagawa, yung maganda yung pagkabilog. Dapat bilog talaga siya, as in bilog, bilog ang mundo, parang ganon. So guys, huwag na natin pahabain pa ito at arat na! So guys, ito na nga po ang ating sweet bowl maker or gemat maker or whatever. So, 2 years warranty po siya and nagpa-price po siya sa ano, almost 34K. So, almost 5,000 sa Pilipinas. So, ito po siya, guys. Very portable po siya and then maganda talaga yung ano niya, yung bang maganda yung itsura niya. Made in Kuwait ata to siya.
Siguro made in Kuwait, Jano. Or made in India, Jano. Jano Gibbs. Made in India ata to siya, guys. So, ito po siya. Yan. So, binasa namin yung features niya. Magaganda. Alam yung pag ano mo daw, makakabuo ka daw ng 100 sweet ball. So, ito guys. Bubuksan na natin. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Yeah. May camera girl para ako dito. Shout out, mame. Salamat sa helping hand. So, ito na guys. Ang ating ano. Ayan. Oh, diba? Cute. Yeah, like me. So, ayan siya. May charger push. Charger. Ito po yung... Basta yung ano niya. Hindi siya charger. Yung gagamitan yung one. So, ayan. So, pag tinanggal po siya, yan siya guys. Diyan natin ilalagay yung ano mamaya. Yung mixture ng gemat. Mixture ng gemat. So, diyan natin siya ilalagay. So, paano siya i-open? May nakalagay naman po na ano... may mga arrow po siya. So, from right is close, pa left is open. Yan siya. So, madali lang po siya, guys. So, ayan. So, ito pala, ito yung parang ano natin, dyan natin ilalagay yung dough, yung mixture ng gemat. So, dyan natin siya ilalagay. Tapos, may nakalagay na max, hanggang dyan lang po, maximum. So, hanggang dyan lang po yung ano dapat dough. Para hindi siya mahirapan. Mahirapan? Para hindi mahirapan yung machine, ganun. Para hindi masira agad. So, itatry natin kung paano siya anuhin. Kung paano siya gamitin na pag may ano na electric. So diyan natin ilalagay and then isaksak lang natin. So ganyan lang siya guys. So ito siya, i-press niyo siya and then pag press niyo po to siya, lalabas na po yung dough. So isang press lang, lalabas na yung dough. And then, tuloy-tuloy na yan siya. Ganyan. So, pag gusto nyong i-stop, i-press nyo lang din siya ulit. Ganun lang po yung paggamit nito, guys. So, mamaya, gagamitin na natin. And, yes. Makikita nyo siya, guys. Yeah! So, now, guys. Yeah, nakikita nyo naman. Kanina pa ito ginagamit niya, ti Arlene. So, ito po. So, as you can see, may dough na tayong nilalagay. So, yan po yung mixture ng gemat. So, hindi ko na po yan na-vlog kasi masyado ng mahaba. Next episode na lang. So, yan po yung ano, yung mixture ng gemat. So, nilalagay na natin sa ating mahiwagang machine or sweet ball maker. So, hanggang max lang po siya, guys. So, diba? Ang dali lang niyang ilagay. As in, ang cute. Love it. So, first time namin itong anuhin, guys. First time ni Ate Arlene. Gamitin ni Ate Arlene. So, yeah. Masaya. Kung tatanungin niyo, guys, kung mabigat siya, hindi siya mabigat. Very portable nga po siya. Yun nga lang, parang mangangalay yung mga kamay mo. Kasi diba, ganyan o, nakatayo, nakaano lang. Steady lang yung kamay mo. So, ito po yung, diba, kalabasan niya. Yeah. Oh. Ganyan. So, magagawa na naman po tayo dito for second round. Third round pala. So, yan siya guys. Ano, yung bang ang nakakaano siya gamitin, parang, kasi nga first time, parang excited, yeah, excited pero nangangalay na daw ang kamay ni Ate Arlene.
Sabagay, mas okay naman din tong machine kaysa kamay. Kasi nga, aside sa na mainit yung kamay, nainitan yung kamay kasi ilalapat mo siya sa medyo malapit na sa oil, sa mantika. Kaysa ito, okay lang. O, diba? So, ganun lang siya mga besh. Yan. Baril-barilan lang. Yeah. So, ito na po ang itsura ng ating game mat. Yan. So, guys, mayroon siyang, ano, ito siya na syrup is mahirap din siyang gawin. So, kung gusto nyo itong gawin, pwede naman yung, ano, yung sugar lang, tapos i-melt nyo lang sa tubig hanggang sa maglapot. Pero ito siya is, syempre, di ba, yung kakain naman is, alam mo na, so, dapat, yung mixture ng ano din ng syrup is naayon sa panglasa nila. So mahirap din siyang gawin. Gusto ko nga din siyang i-vlog soon, guys. Pag may time, you know, Ramadan is so busy. So ayun na po, mga langga. Ang ganda, 'di ba? Gema. Ba. Piya wala ng is in my body, kaldero. Chop. So guys, hanggang dito na lang po and hope you like this vlog for today. So please don't forget to subscribe again my channel sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan and please hit the bell notification down below para naman po updated kayo sa mga upcoming videos ko. Don't forget na rin po sa pag-like and comment. So guys, Ramadan Kareem. Thank you so much everyone. Love you all. Mwah. Young ones, young people.